Alam nyo ba? Right. Ganyan ka tumurok. Ganyan. Alam nyo ba? Yan. O, alam nyo ba? Parang pangit yung dating. Bakit? Ganyan lang. Yan, parang susundutin mo sa puwete. Pag ganun ka naman. Kasi pag ganyan, parang sinundut mo. Alam nyo ba? Oh. Gumana. Parang kinukuha mo yung attention, di ba? Mas maganda. Ganyan lang. Ganyan. Ulit, oh, right, ulit. Dito sa segment na... Alam nyo ba? Di ba kita mo? Nabuhaya ka rin. Bakit? Tayo mo ako. Okay, na ambulansya. Andiyan yung ambulansya. Okay. Sa alam nyo ba, ituturo natin yung mga senyalis ng inyong katawan na kailangan na pala mag-detox. Okay lang? Tignan nyo. Baka ito yung mga sign ng katawan nyo. Dok, kailangan nyo na mag-detox. Oh. Sige. Parang sasakyan yan eh. Oh. Kung baga, kailangan mo siyang i-overhaul. Correct. Dahil kung sa makina, gamit ka ng gamit, siyempre, lumalapot yung kanyang oil. Yes. So, para maprotektahan natin at maalagaan ng mga biyesa, dapat i-detox siya, i-flushing siya. I-change oil. Yes. Kasi pag hindi mo change oil, umiiksi ang buhay ng makina na sasakyan. Tama? Kumakalampag, kumakalampag. Ang ganda ng performance sa sasakyan, kapag every now and then, na-change oil siya. Yes. Ganon din ang katawan. Yes. So, sino gusto magpa-change oil? Anong... Ay, may gagamitin tayo sa kanila din. Oh, langis. Ito yun sino after. Sino ano yung ganda gamitin? Nanay! Yeah. Wow. Nailan taong ka, nanay? 72. Sulit na yan. Sulit na yan. Sabi na, nanay. Biro lang ho yun, nanay. Na yung binibiro kong ganyan, umahaba lalo buhay. Oho. 72, abot pa to ng mga 140. Hindi na siya happy noon. Oo, malungkot na rin siya. Bakit? Lahat tayo, wala na siya na lang. Okay, signs. Uy, biru-biruan lang para manatiling gising ang ating isipan. Okay lang? Oo, tama. Wala hong mabibigon. Okay, yung mga mayayaman na hindi sanay sa ganitong biruan, pwede magparamdam kayo na mayaman kayo. Paano sila magpaparamdam? Simpleng-simple. At ihulog. Maghulog lang. Sa ating tambyolo. Heel to heel foundation. At yung mga mahihirap naman na nagpunta rito, magpapaalala lang, huwag masyadong magulo. Bakit? Baka makabasag. baka makabasag, ha? Yung mga walang-wala. Yung kilos nyo, dahan-dahan. Oo, yan. Ganyan alala. Lang kayo. Ganyan. Okay, yan. Pagtatawa ka? Oo. Pero okay naman. Kasi nagugulat ako yung mga babae. Dari. Pag sobrang tawa, namamalo. Oo. Ah! Bakit? Ba't ganun yung gawin nyo? Ba't din nyo paluin yung sarili nyo? Kawawa yung katabi. Ah! Uy, tapusin na natin. Oo, tapusin na natin. Okay. Ito po ang mga signs na kailangan nyong mag-detox. Okay, number one. Kung kayo po ay nakakaramdam ng constipation... Yan. Kailangan mo nag-detox. Anong ibig sabihin ng constipation? Hindi araw-araw nakakapaglabas ng dumi. Yan. That's constipation. Okay. Ang regular at tama na labas ng dumi araw-araw should be 2 to 3 poops per day. Poops, poops, poops. So if only once, still sign po yon ng constipation. Ha? Dok, bakit? O, ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? Yeah. Oh, sir, sinungaling. 5. Kailangin natin. Almusal. Mm. Merienda sa umaga. Mm-hmm. Tanghalian. Aha. Merienda sa hapon. Aha. Hapunan. Aha. May midnight snack pa. Ayun! Inatake! Sige, 5 na lang. 5. Oh. O, 5 kain. Ilan dumi kinabukasan? 1. Ilan naiwan? 4. Kakain ka ulit ng 5. Dudumi ka ng 1, ilan na yung iwan? 8 na. Na nagigets nyo? Oo. So, ulitin ko, hindi yung food ang kailangan natin eh. Nutrients from the food. So, pag nakuha na yung nutrients, may waste. Kailangan mo ilabas. So, that's one sign. Next. Okay. Bloating or gas? Yung spasms. Yes. Yung acidity, hyper acidity, yeah. Reflux. Yung nadidiscuss na natin kanina. Sign po yun. Next. Headaches. Sumasakit ang ulo. Ayan. Sign pala yan ng kailangan mo na mag-detox. Okay. Okay? White tongue and bad breath. White ano? Tongue. Namumuting dila. Yun. O, check nyo, check. Harap sa kaliwa. Na! Hindi, harapan. Wala akong kaharap. Na! pacheck mo sa katabi mo. Tingin dila mo. Yuck! Kulay itim. Namumuti po yung dila.
sign po yon na kailangan mo na mag-detox. Mm-hmm. Ibig sabihin marumi ka na. Kaya, walang magagalit ha, pero ito katotohanan, yung mga nagdodroga, mapapansin nyo, puting-puti dila nila. Bakit ang dumi na ng katawan nila dahil sa drugs. Correct? Okay. So, check mo. Check mo yung asawa mo. Uy, nagdodroga ka. Sinong dinilaan mo? Bakit kayo okay, next, fatigue. Madaling mapagod. Yan. Next. Aches and pains. Yan. Ayan. Aches and pains. Hindi na accident. Ah, na-accident. O, yung mga joints pains, muscle pains, spasms, and even cramps. Mm-hmm. It's also a sign of you need to detox na. Next. Okay. Belly fat. Belly fat. Anong belly fat? Masyadong mataba? Huwag mo ituro! Ito ko lang nga tinitingnan. Sabi ko yun. Oh, yung pong mapapansin nyo, yung inyong... Meron na kayong mga belt bag. Yun! Yan. Yung dating alam mo naman na may abs ka, naging ab na lang. Yun! Diba? Pero may magaling magpalusot dyan. O, bakit? Sabi ko, pare, laki ng tiyan mo. Hindi, pare, dibdib yan. O, ano nangyari? Nagpahinga lang. Nalipat, bumaba. Nandito raw dati yan eh, nung nagpahinga po. Okay, then skin problems. Yan. Andyan pag po nakikita nyo po ang skin nyo, may mga tulduk-tulduk na... dry skin. Sign po yan, dry skin. Nagsasag. Hindi ho moisturizer ang kailangan yan. Ang kailangan yan, detoxification. Detoxification. Next. Then, food cravings. Ulit? Food cravings. Cravings. Ibig sabihin? Nagki-crave ka sa mga pagkain na gusto mo laging kainin. Yan. Para naglilihi. Yes. Yung pagka parang naglilihi ka na, ayaw mo na ng iba't ibang lasa, yun ang gusto mo, sign po yun that you need to detox. Mm-hmm. Yung madalas mo nang hinahanap. Yan. Not okay. Unless naglilihi, ha? Okay. Okay. Mood swings. Yan. Ibig sabihin? Yung ano? Nagsiswing, gano'n. Yung, gano'n. Ganyan, lagi ang gamaganyan. Masakit ulo mo, pero nagaganyan-ganyan nga. Yeah, mood swing. Hindi, nagpapalit-palit ng moods. Yan. Konting kibot lang. Ano bang ano mo, ha? Ganyan. Detox na yan. Okay, weight. Kasi ang waste ay nagdudulot ng pagka-irritable ng isang tao. Tama. Ha? Okay. Weight. Kaya yung mga hindi nakakadumi, kunwari may mainit na ulo kang kapitbahay, sabi mo, dumumi ka nga. Ang dumi-dumi mo na. Oo. Grabe, yung dumi naputa na sa utak mo. Tama. Tama yun. Weight loss resistance. Ibig sabihin, Hindi na bumababa yung mga timbang. Yan. Kahit anong diet mo, kahit anong exercise mo, yung pa rin ang timbang mo. Yes. Kailangan mo na mag-detox. Tama. Kasi akala nung iba, porkit nag-exercise, nagpapapawis, bababa na timbang. Hindi. Hindi po. Kailangan mo mag-detox sa loob. Tama. Hindi malulusaw yan nang walang detoxification. Kailangan kasabay si digestive system sa pagda-diet. Magiging mabagal yung kanilang ina-expect. Correct. Sayang. Yes, sayang. Okay. Uh-huh. And then, acne. Acne. Alam ko na yan. Oo, yun. Hindi yun. Ano ba yung acne? Ayun, yung pagtubo-tubo po ng acne sa mukha natin. Okay? And then, body odor. So, ibig sabihin, pag nakita mo yung tao, hindi lang matigyawat, ha? Iba yung tigyawat, pimples yun eh. Ma-acne, marumi ang katawan niya. Yes. So, lumalabas sa dugo. Kaya pati ang skin niya, lumalabas din. Tama po. Alright? And then, body odor. Body odor. Yun, yung singaw. Yung singaw ng katawan nyo, pagka hindi ho maganda, ibig sabihin, ang dumi na ng loob ng katawan mo. Kasi sumisingaw na eh. Diba? Ang septic tank, alam niyo septic tank? Pag puno na, delicious. Diba? Yun. Ibig sabihin, puno na ng dumi. Kaya sumisingaw na. Kaya hindi na kaya yan ng tawas-tawas lang. Okay. Kailangan detox. And last, dark circles under eyes. Maitim na mga bilog-bilog sa ilalim ng mata. Oh, alright? Yan. So, here are the direct signs. Direct, para dun sa mga nanonood, may picture sila. Focus mo nga direct. Ayan. Yan yung mga signs na kailangan mo... Signs na kailangan mo na mag-detox. Okay? 1, 2, 3. Okay. Napicture na. Okay. So, yan yung tinuturo natin sa alam nyo ba? Mga bagay-bagay na hindi nyo pa, alam nyo, pero nire-review natin. Okay ba yun? May natutunan ba? At hindi pa tapos ang alam nyo ba dahil may ituturo naman si Boss Vic. Boss Vic, ano ang magagawa natin yan to cleanse or detox your body? Go! Eto, limang tips para sa detox. Mabilis ang tips lang. Oh.
Alam nyo ba, pag kayo ay nagde-detox, maki-cleanse ang inyong liver? Mm-hmm. Dahil ang liver ay responsible sa pag-balance ng hormone. Correct. Mga bagay na pag-inom ng tubig sa plastic at yeah. naiiwan sa sasakyan, nagkukos po yan ng cancer because of the carcinoestrogen. Pakinggan nyo, ha? Ayan. Yung mga bottled water na medyo matagal na sa sasakyan, nainitan. Might as well tapon nyo na yan at kesa maging cause pa po ng inyong karamdaman. Saka pagka kinakrumple siya, ginaganon. Yan, oh. So yung diopsy niya napupunta doon sa water, which is narinig nyo. So ang mga bote ng tubig, hindi dapat kinakrush. Yes. Na may laman, tas iinumin nyo. Yes. Mali. Alright. And also, taking margarine increase the risk of cancer. Margarine. Margarine. Ano yung margarine? Yung sa Tagalog, margarina. Ayun! Akala ko mariwano eh. Okay. Alright. So that's number bawas, one. Bawas na tayo sa margarine. Okay. Alright? Then number kasi two. Kasi meron namang butter eh. Buttermilk, tama? So, bawas tayo sa margarine. Oh, and next. Then number two, puts out of fire. Ano yun? Puts out of fire. Pag ikaw nag-detox, ha? Paa? Hindi. Puts out of fire. Hindi. Foods. Oh. Foods. Puts out of fire. Ibig sabihin, inflammation po. Inflammation. Root cause ito ng other diseases today because of this inflammation. Kung kayo po ay nakakaramdam ng mga arthritis, yung itis is the tawag nito, Latin word na inflame. So once arthritis, isa po yun, inflammation. Colitis, isa rin po yan. No? So yan po ay nakakatulong pag kayo ay nag-detox. And number three, ano? Ano pa ginagawa nyo dyan? Nagkukwentuhan lang. AIDS, weight loss. Ito na. Eh. Yung kanina banggit din natin. Yeah. AIDS, weight loss. No? So kung kayo po ay nagda-diet or nag-exercise, pero hindi kayo nag-detox, nabanggit namin kanina, masyadong mabagal. Useless. So siya po ay hindi nakaka- naman useless. Yun nga lang, napoprolonged yung transformation mo. Yes. Okay? Number four, healthier skin. Ito na. So once kayo po ay nag-detox na, so lahat ho ng absorption ng nutrients ay pupunta na yan sa ating mga internal organs, which is kailangan niya. Very good. So yung skin natin, makikita nyo, nagiging iba na, nagiging smooth, nagiging glow in the dark. Yes. Ayan. Okay? Okay. And number five, better mental edge. Yun. Ayan. Baka pala kayo ay detoxified na, natanggalan na po kayo ng dumi, mararamdaman nyo, relax lalo pati yung mind nyo. Pati yung proper state of mind natin, nagiging correct. Kaya, kung meron kayong mga anak na estudyante, bago mag-exam, i-detox nyo 1 week. Walang joke. Kung may mga anak kayong estudyante and you want them na to absorb the review that they are doing, mag-detox lang ng 1 linggo. Magugulat to kayo. Maganda ang result ng exam. At ang kagandahan niyan, partner, sagot mong yan, meron tayong 3 products. Tatlo ba yan? Yes! Dalawa lang hawak mo. Ito yung isa. Aha, hawakan ko. Okay, at lagay dito po. Dito. Yan. Yan. Tama. Meron po tayong Detox Aid. Detoxicate. Yan, Detoxicate. Ito po. Ito po ay pwede nyong gamitin within 1 week na sinasabi ni Doc. Yan. Before you take any food supplement, kailangan nyo mo ng mag-detox. Cleansing because yan. Ang ating Detoxicate ay meron pong 8 ingredients na babasahin ni partner. Yan. Basahin mo. Asan dito? Ayan. Minsan lang bigyan ng pagkakataon. Sumablay pa. Basa. Cascara Sagrada, mm-hmm. 150 milligrams. Psyllium seed. Psyllium seed. Okay. Psyllium husk. Ayan. Flaxseed powder. Ayan. Ginger rhizome powder. Ayan. Aloe vera powder. Ayan. Activated charcoal. Ayan. And magnesium citrate. Ayan. So those are all fiber-rich na ingredients na pinagsama-sama dito to help detoxify the whole digestive system. Yes, that's why we call it Detoxicate. Yes. Kaya siya may 8 sa dulo
8 ingredients yeah. to detox our body. Kaya siya, detoxicate. Alright? Yes. Ayan. 2 capsules a day for 60 days. Napakasimple yeah. lang. 2 capsules a day for 60 days and you will see a magnificent result on your body. Ayan. Kaya yung mga gusto talagang magpa-diet, magbabalan ng timbang, malaki may tutulong nito. Okay, next! At syempre, isabay din natin ang Illuminate capsule. Yan. Yan. Ito po ang Illuminate. Ito okay. naman po ang ating glutathione. Illuminate. When yan. We say illuminate, ito glow. Glow. Yan. Tama? Okay, ano basa ingredients? Ang ingredients? N-acetylcysteine. Oh, sige. Acetylcysteine. N-acetylcysteine. Anong acetylene? Yeah. Hello. L-glutathione. Yeah. Hindi naman ako matatanggal. Kayo. Sodium ascorbate. Ano na? Sodium ascorbate. Yeah. Sabi mo lang sodium, pinaate mo. Ayusin mo yung eh. Salita. Yung iba rinig dyan eh. Ano sodium po? Ascorbate. Yun. Sodium ascorbate. Yan. Huwag mong bibilisan yung iba sabi sodium masturbate. Diba? Sorry, I do apologize. I really do apologize. Okay na. Yes. Oh, ito pong glutathione, ito po ay pagkain ng ating liver which is nakakatulong po siya. Dahil nabanggit natin kanina, yan po ay dinadaanan ng ating mga pagkain which na siya ay nagkakaroon ng mga toxin. Pag hindi healthy ang liver, yes. hindi mag-digest properly ang digestive system because liver is the biggest organ in the digestive system. Yes. And all the nutrients coming from the food that you eat will be processed by the liver. So you need a healthy liver to process nutrients. And in order to make your liver healthy, give them this kind of food, yes. the Illuminate. Yes. Yan. Ang glutathione po, hindi po yan pampaputi. Yan po yung side effect. Pagka nag-megadose ka, tsaka ka magkakaroon ng change okay, of color. Okay, linawin natin, not side effect, but one of the bonus effect of glutathione. Yes. Glutathione is food for the liver. Yes. And liver, may sinasabi po yan lagi sa kulay ng ating skin. Sa kulay. Kaya nga pag nagkakasakit si liver, napapansin nyo, may nakikita tayo naninilaw. Jaundice ang tawag doon. Yo. Ibig sabihin, may problema sa liver. Pero pag ang liver mo ay sobrang healthy, mapapansin nyo, glowing ang skin. Yeah. Glowing. Saka pinkish. Pinkish. Hindi maputi. Kasi kung nakapapaputi ito, bilyonaryo na ako. Bakit? Ibebenta ko siya sa Africa. Hindi ka lang kasi nagme-megadose. Okay. So, ito pong Illuminate ay minimum Y requirement is 1 capsule per day. At the best time to take Illuminate is early in the morning, walang laman ng tiyan. Yan. So, pagkagising, tanggalin nyo muna yung bituka. Yan. So, wala nang laman, inumin mo na, balik mo na. Ganun ba yun? Ganun do. Okay. With health condition, okay, sa may mga karamdaman, 2 to 3 times per day. Okay. Okay. Kung wala naman kayong karamdaman, 1 capsule a day will do. Yes. Pero kung meron kayong sakit, para mas mabilis, ang effect, 2 to 3 capsules a day. Alright? Yes. And if you want to become medyo mas mabilis, pumuti at pinkish glow. Pumusyaw. Yan. 4 to 6 capsules a day. Per day. Yan. Ha? Sabay-sabay pag-inom, no? Isa dito, isa dito, isa dito. Ang bilis nung puputi agad. Mas mabilis kung isang ganito, pati bote, isama nyo. And last product. Yes, and last products. Ito po, ang ating virgin coco oil. Yan. Ayan po. Ang... Lagi niyong naririnig kay Doc Ato yan na... Meron na po tayo. Ang pinaka-healthing oil, dalawang klase lang ang pinopromote natin. Ang gusto ko para sa mga pasyente ko, which is the virgin coco oil and the olive oil. Ayan. So, kailangan virgin ang coco oil ninyo. Kasi merong coco oil lang eh. Mm-hmm. O, kailangan virgin. Kasi pag nagalaw na, hindi na... Virgin. So, dapat... Virgin Coco. Atoy's Virgin Coco Oil. Kaya kayo mga... Anong Atoy's? Wala naman pangalang Atoy's yan. Ikaw. Kaya kayo mga pakipot. Makikipot. Ito ang sagot. Sir John, ito ang para sa'yo. Virgin Coco Oil. Yan. Okay. For hair, skin, okay, immunity,
Basahin mo. Heart. Okay, healing. Heard. Head. Heard. Anong heard? Pati sa baka. Candida. Ano yung candida? Virus and infection, okay. Bacterias yan. And then bones and teeth. Pwede rin pang toothbrush. Diabetes, yeah. And digestion. Ayan. So, pwedeng inumin. At ako, ang suggestion ko, kung magpiprito kayo, pinaka-healthy yung pritohan to. Yun nga lang, expensive. Pero napakasarap. Sino ba nakapagprito na sa virgin coco oil? Wala pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa attention. Puro kayo kuripot kasi. Grabe itong mga to. Wala miski isa. Doc, lasa siyang ano? Okay, available na po itong tatlong products na to. Dito po lang yan sa Synergy. Alright, hey. So mga kaibigan, may natutunan ba? Yes! At nalaman niyo yan dito sa... Alam niyo ba?